Hello mga kashakoy, so sa video pong ito ay dadalhin ko kayo sa isang Asian store na malapit dito sa aming bahay. Kadalasan po ay dito ako bumibili ng mga gulay na kailangan ko para sa aking pagluluto. Marami ho silang paninda para sa mga Asian people na malayo po sa kanilang lugar. At kagaya ko po na isang Filipino, ako po ay nagagalak dahil nakikita ko dito ang mga prutas na kinahihiligan ko po nung ako'y sa Pilipinas. Kagaya nitong mangga. At meron pang iba. Hindi lang ho Pilipino ang pumupunta dito, meron ding mga Koreano, Chinese, dahil nagbebenta sila ng mga produktong para sa mga taong na i-mention ko po. Iba't ibang klaseng prutas ang makikita nyo dito, at sa tuwing ako po'y pupunta dito, ang puso ko po'y talagang nagagalak. Malapit lang ho ito sa amin, mga 5 to 10 minutes drive galing sa bahay. Kaya nga lang, minsan-minsan lang ho ako pumupunta dito kapag may kailangan lang ako or kaya nagkikrave ako ng mga Pinoy na pagkain. At dito ako bumibili ng mga gulay. Kagaya niyan, may baby bok choy. At kung sa Pilipinas, ang tinatawag natin dito ay pechay. Iba-iba ho ang uri ng kanilang bok choy dito. May green, meron ding may puti, at saka meron ding katulad sa atin na talagang pechay. Depende na ho sa inyo kung anong pipiliin niyo at kung ano ang nakasanayan ninyo. Pero kung ako, kadalasan ang kinukuha ko ay yung may puti. At yung maliit kasi yan na ang nakasanayan ko dito. Yan ho ang pinagsasahog ko kung nagluluto ako ng sinabawang baboy o kaya baka. Kasi perfect talaga siya. May ibang gulay din ako nakikita dito na di ko nakikita sa Pilipinas. At meron din silang Chinese onion. At may ibang gulay na di ko talaga kilala. Kasi niminsan, di ko ito nakikita sa Pilipinas. Pag ako ho'y napunta dito, di ko na minsan namamalayan ang dami ko na palang na pamili. Kahit malapit lang naman ito sa bahay, minsan ay dinadamihan ko na ang aking pamili kasi ayaw ko minsan mag-drive papunta dito. Kasi minsan ang hirap makahanap ng parking. At yan nga pala, Malanga Leaf ay ang malunggay sa atin. Dito ho ako bumibili kadalasan ng malunggay. At alam nyo ba na per pound ang benta niyan dito sa amin? Kung sa probinsya namin, hinihingi lang namin yan sa kabitbahay o kaya minsan ay nananakaw pa. Kaya swerte talaga ang buhay dyan sa may probinsya. At ito po ang iba't ibang mansanas na makikita po dito sa aming tindahan. Depende na po sa inyo kung anong pipiliin ninyo or bibilhin. Magtataka ka na lang na dami palang uri ng mansanas o ibang prutas na meron dito. At ito po ang shiitake mushroom na kadalasan ay pinangsasahog natin sa ating mga niluluto. May iba't ibang klaseng mushroom makikita dito. May malaki at may maliit. At ganitong klase ang makikita ninyong sili dito. Iba't ibang hugis ng sili, hinahanap ko pa rin yung maliit na nakasanayan ko. At ito naman ay isang uri ng kanilang saging dito. Mostly ang saging dito ay nanggagaling sa Mexico. Yan ho ang kanilang version ng maliit na saging at meron ding malalaking saging. At yan ho ang kanilang lemongrass na tanim ng aking nanay sa aming bakuran sa Pilipinas. Meron din silang puso ng saging na masarap sanang isalad. Kaya lang minsan ko lang sa oras kaya hindi ko na nagagawa ang gusto ko gawin sa puso ng saging na ito, yun nga ay ang pagsasalad. Meron din ditong green papaya na masarap, isahog sa tinolang manok. Ito ay ang yuca or ang balanghoy sa atin. Meron ding dilaw na patatas at merong pula na patatas. Hay, nakakalito talaga ang mga paninda dito. Merong sayote, may upo, at saka yan ay parang gabi. Na dito sa amin ay tawagin nila ay taro. At ito ho ang malaking taro. At meron din siyang mga maliliit na taro. Meron din ditong sitaw o tinatawag dito na long bean na masarap adubuhin. At kung gusto mo ay kunting piraso lang, pwede mong tanggalin ang tali at ilagay sa cart o sa plastic ang gusto mong bilhin. Meron din kami ditong red onion na very trending sa Pilipinas. At sa makikita niyo, ang murang-mura, 69 cents per pound lang yan. O diba, napakamura. At yan ay ang cabbage. Meron kaming iba't ibang klaseng cabbage dito. At yan naman ang thai banana. Di ko type ang thai banana na ito. Kasi kahit lulutuin mo siya ay meron pa rin siyang ibang lasa. Ito naman ang aming talong. Iba't ibang klaseng talong meron kami. May mahaba, may pabilog at iba't iba pa. Yan naman ang paborito kong ampalaya. At meron din kaming kalabasa dito, na kung tawagin nila ay kabutsa.
Maliliit lamang ang mga kalabasang ito, pero napakasarap pag sinahog mo sa ginataang gulay o kaya kahit simpleng gulay lang na gusto mong lutuin. Lagi akong bumibili nito dahil gustong gusto ito ng aking mga anak at gustong gusto ko itong isahog kapag nagluluto ako ng munggo. Meron din kaming fresh young coconut. Na-try ko na ito pero di ko gusto ang lasa kasi may kakaibang lasa talaga siya. Meron din dito mga frozen products kagaya niyan daing na bangus na pwedeng-pwede mo nang lutuin pagdating sa bahay. Masaya talaga ang puso ko kapag pumupunta ako dito kasi nakikita ko ang iba't ibang produkto na galing sa Pilipinas. Meron silang magnolia hot dogs, mga sausage, at magnolia longganisa. Meron din silang mga tocino at iba pang flavor ng longganisa. O kaya ibang flavor ng tocino. O diba, parang nasa Pilipinas lang ako? Ang kaibahan lang ho ay ang presyo. Medyo mahal po ito kaysa sa Pilipinas. Dahil siguro sa shipping at saka handling. Kaya parang times 2 to times 4 na ang presyo nito dito sa Amerika. May mga produkto din dito na galing sa sweets. Pero may ibang produkto din ho na wala dito sa amin. At tanging sa Pilipinas mo lang makikita. Kaya minsan, nakakamiss talagang umuwi ng Pilipinas. Lalong-lalo na ho kapag kumakain ka at kasama mo ang iyong buong pamilya. At ito pala ang paborito naming hotdog. Meron ka rin makikita dito sa groceries ng mga Filipino brand, kagaya niyang Toyo at saka Suka. Nakaka-proud din minsan isipin na ang mga produkto galing sa Pilipinas ay nakarating dito. At kahit ako'y nandito na, ay pinaprioritize ko pa rin ang produktong Pinoy. Kasi iba pa rin ang lasa at ito rin ang nakasanayan ko at ng mga anak ko. Pero syempre, hindi ko rin kinakalimutan na bumili para sa asawa ko. At meron din pala sila ditong Del Monte Juice, na kung saan makikita mo minsan kapag may inuman. At ganyan din ho ang aming lumpia wrapper. Ang aming lumpia wrapper dito ay hugis square. At makapal siya konti kesa sa nakasanayan nating lumpia wrapper na may bibili natin sa market sa probinsya. At meron din silang benta na ready-made lumpia na pwede mo nang lutuin pagdating sa bahay. Pero mas prefer ko pa rin ako ang gagawa ng lumpia. Dahil sabi ng asawa at anak ko ay ito daw ang the best na lumpia na natikman nila. At kahit sa work ko ay ito po ang kanilang laging nire-request. Ang gumawa daw ako ng lumpia tuwing kami ay may potluck. Pero minsan nakakapagod din gumawa ng lumpia, lalong-lalo na sa pagbabalot nito. Kasi pag hindi ka marunong magbalot ng lumpia, ay masisira ito tuwing ikaw ay magluluto. Ipapakita ko rin sa inyo ang binibentang dahon ng saging dito, at ito po ay naka-frozen. Hindi maganda ang quality ng dahon ng saging na ito, dahil madali siyang masira. At ganito din binibenta ang mga saging namin dito. Ito ay luto na at naka-frozen. Meron din kaming shredded young coconut, langka, at may frozen calamansi din. First time kong nakita itong frozen calamansi dito kaya di ko pa yan na-try. Meron ding frozen na langka, at yan ibang klase ng saging. Merong grated purple yam na frozen, grated cassava na frozen, meron ding whole cassava na frozen, at meron ding luto na whole cassava na frozen din. Coconut milk na frozen, bitter melon leaves na frozen, at iba pang mga dahon na naka-frozen. O diba, halos lahat dito ay instant. At di mo na kailangang mag-grate ng coconut kasi meron nang binibenta dito na coconut milk na frozen. Parang kaidali na lang kung meron kang mga kailangan kung ikaw ay magluluto. Ito naman ay ang kanilang mga meat in a different cuts. May pork chop, may pork bone, may pork belly at iba't iba pa. At ito naman ang alamang na makikita ninyo dito sa amin. At nakabote na siya. Iba't ibang brand ang makikita mo dito. At sa bandang ito ay ang mga tuyo. Mahal ho ang tuyo dito sa amin at iba rin ang lasa sa nakasanayan ko. Kaya nung umuwi ako ng Pilipinas ay nagdala talaga ako ng tuyo para imbakin ko dito at pinamigay na rin sa aking mga kaibigan. Nakapak na pala ang mga tuyo dito at galing sa ibang lugar. Meron din kaming sardinas dito. At naalala ko na nung umuwi ako ng Pilipinas, ay hindi ko nakikita ang brand na ito sa grocery store na napuntahan ko.
Meron din silang binibenta na iba't ibang klase ng mga pansit at noodles. May pang sotanghon, may pang bihon, may pang pansit canton, at meron ding pang sabaw. Pero hindi ko po nakikita dito ang pansit at tinatawag nating udong o kaya miswa, kung saan masarap sahugan ng sardinas. Nung umuwi ho ako ng Pilipinas, ay bumili ako ng pansit bihon na ito at dinala ko dito sa Amerika. Kasi mahal ho ang bihon dito na ganyan po ang brand. Kaya mapapasana all ka na lang na ang bihon ay nakapunta na sa Amerika. Meron din ho pala silang benta dito na iba't ibang klase ng mga tinapay. May mga biscuits din at noodles na iba't ibang klase. Yan ho ay nakabayad na ako at palabas na po ng grocery store. Dito ho ay self-service lamang. Pagkatapos mong magbayad ay ikaw na ho ang maglalagay ng iyong pinamili sa iyong plastic bag. At meron din hong bayad ang plastic bag. Pwede mo ring ilabas ang iyong cart papunta sa parking area. At sa araw na ito ay napakalakas ng hangin, kaya malamig po sa labas. At sa kadahilan ng malaki po ang parking area dito, karalasan po ako ay nawawala at di ko makikita ang aking sasakyan kung saan ako nakaparking. At yan ho ay nakita ko na ang aking sasakyan kung saan ako nakaparking. At sa kadahilan ng self-service dito, ikaw na rin ang maglalagay ng mga pinamili mo sa sasakyan mo. At pagkatapos mong maload ang iyong pinamili sa iyong sasakyan, ay dapat ilagay mo ang cart sa tamang lalagyan. Diyan ho ay idahanap ko ang lalagyan ng mga cart, pero andun pala sa kabilang banda. Kaya hindi na ako tumuloy at ako'y umikot na para ilagay ang cart papunta pabalik sa tindahan. Sinasanay ko po ang aking sarili na kahit ako'y nasa malayong lugar, ay maging responsible citizen pa rin sa pamamagitan ng pagsunod ng kanilang mga rules and regulations sa lugar na ito. At yan ho ang pangalan ng tindahan na aking pinuntahan. Mostly ho ang mga nagtatrabaho dyan ay mga Chinese people at mga mababait na tao. Meron ding restaurant na katabi niyan. At dito ay bumalik na ako sa aking sasakyan. Napaka-windy ng araw na ito. Kaya malamig din ang panahon at ang simoy ng hangin. Malapit ng mag-sprig pero napakalamig pa rin dito ngayon. Minsan sa day off ko ay ito ang aking pinagkakaabalahan, ang mag-grocery at mag-shopping sa iba't ibang mga tindahan na may maraming sale o kaya clearance. Yan na lang ho ang pangaliw ko sa aking sarili dahil minsan nabobore din ako pag nasa bahay lang. Lalong-lalo na kapag day off ko ay nasa paaralan ng aking mga anak. Kaya mag-isa lang ako sa bahay, kaya minsan lalabas ako para makapag-shopping. Pero dito lang ho ako nagde-drive sa malapitan sa amin. Kasi hindi po ako nag-freeway kasi natatakot po ako sa bilis ng takbo ng mga sasakyan doon at lalong-lalo na sa mga malalaking truck. Kaya dito lang po ako nagsha-shopping sa malapitan sa amin. Pero masaya naman ako kahit dito lang ako nagsha-shopping na malapit sa amin. Kasi katabi ng tindahan na pinuntahan ko ay marami na ring mga shopping center na kung saan minsan doon din ako pumupunta para makapag-shopping. At dito po ay pauwi na po ako sa aming bahay. Sa sinasabi ko po, ang lugar na ito ay 5 to 10 minutes drive away from my house. Dito ay may strict rules sila when it comes to driving. Kapag kayo ay mag-turn right, dapat stop muna kayo bago kayo mag-right. Maghintay ka muna na wala nang sasakyan sa harap mo bago ka mag-turn right. At dito rin ay may privilege ang mga pedestrian. At lagi hong may right of way ang mga pedestrian dito. Kaya pag may nakikita ka na tumatawid sa pedestrian lane, ay dapat po kayong huminto. Napaka-strict po talaga ng rules ng traffic dito. At dito po sa may intersection ay may nakasulat na stop sign kung saan ikaw po ay magfo-full stop at maghihintay po kayo ng iyong turn. At para malaman kung kailan ang iyong turn, ay dapat tingnan mo kung sino ang naunang nakastop sa inyo. At kung ikaw ang naunang nakastop, ay dapat ikaw din ang first na mag-go. Ganun lang ho kasimple ang traffic rules dito. At para na rin, iwas sa disgrasya. Yan lang ho at salamat!